maraming mga join. So imagine itong concept na ginawa nila. Naghahapot sila. Ang iniisip kong una, dance contest. Pero during the orientation, unti-unti umate na season. Siyempre hindi mo bibigayin. Unti-unti-unti mo. Hanggang sa mamaya, kailangan potente kasi ng OPP para may MDC. Kailangan potente ng MDO. Kasi part 2 ng one eh, ng requirements. Until finally, pagdating ng event na yun, bonggang-bonggang sayaw ang galahad ka ang ginawa. Ito good news. Yung Robinson's Mountain, malapit po doon yung office nung ibang company. Hindi ko lang sabihin yung mga company. Mga tatlong companies ang malapit doon. Eh syempre, mapapalan sila sa Robinson's dahil baluwapin nila yun. Like, ito nila, anong tong isi na to? Nagkakagulo na yan, ang dami mong tao na doon kasi siksikan. Tuwan-tuwa ang Robinson's, simply because, syempre, nagdakot ng maraming tao. So tumakas din ang bet nila, eventually. Kasi ang dami ng tao, kasi talaga mabuusin. Almost 1,000 po yung nagsisikat po doon para lang mabuhin. And ang dulo, syempre, nung nag-share na kami, syempre, powered by Alliance in Motion. So, ano po kaya nakita namin dito? Number one, syempre, nakapag-invite ng mas marami, Gen Z. Number two, sumikat ang Easy Campaign. Ang campaign ng Empowered Consumers. And number three, syempre, ang pinakamagala doon, yung mga leaders, nagkaroon ng unity at bumalik yung sigla. So, what I'm trying to say is this. Sa sinishare ko sa inyo, yung ginawa sa Playgirl, na pwede nyo rin doon sa kanya-kanya ng grupo. So, instead na magparapol ako, yung idea ang sinishare ko sa inyo. Imagine yung gano'ng kalaki yung pwede bumalik sa'yo. Nakuha niya ako? So, ano gusto niyo? Raffle o idea? Pareha! Pareha! O, sige. Papaya ko magpaparaffle. Ha? Papaya ko. Nakapagata yung 100,000 nila. Tinanong na yung katabi niya, kung ano naman. Dagat. Meron isang mga.
Sa loob ng isang bahay, itong dagan ko, araw-araw, ang sarap ng buhay. Sarap ng buhay. Alam niyo bakit? Hindi niya kailangan magluto, mag-prepare ng pagkain. Kasi, yung may-ari ng bahay, pagkatapos kumain, lahat ng pagkain ng iwan, syempre, lagi may naiwan, yun ang pagkain niya. Kung ano ang pagkain ng may-ari ng bahay, yun din ang kinakain niya. Sarap ang buhay niya. Araw-araw niya. Ang problema, yung may-ari ng bahay ay may alagang pusa. So, evident, lalabas siya ng lungga, kinakabahan po siya. Kasi alam niya, may pusa. At ang pusa, pinapatay po ang lahat. So, ang kapalit, buhay niya. O, hindi siya ng pipipin. Walang effort. Pero problema, dahil nakabang yung pusa. At pag nakita siya, hindi siya nitigilan. Isang araw po, nagsawa po siya sa pagiging nagal. Anong sabi niya? Sabi, gamitin lang natin yung pere ganumago. Siyempre, nagal. Wala naman, Diyos yung nagal, diba? Sabi nung pere, sabi nung post at nung nagal. Pwede, mother, sawang-sawa na ako maging daga. Pwede ba? Gawin mo ako, pusa. Alam niyo, pinamula ko sa pagising niya. Pusa siya. Gugulat siya, pusa ko. Nung nasita siya, pusa na! Pusa ko! Excited! Paglabas siya ng lungga niya, nakita siya ng pusa. Hindi siya inabol. Ang mas matindi nito, mas matakas na tatalo niya. Hindi siya nahirapan. At mas marami siyang kakain. Ang sarap ng buhay niya. Ang hindi niya lang, yung may-ari ng bahay, pagkatapos kumain, yung mga alaga ng aso, ipinapasok sa loob ng bahay. E pag nakita ng aso ang pusa, ang ginagawa? Kinakabol! Hindi nahirap po ang aso. Araw-araw, yun ang buhay niya. Hinahabol siya ng mga mararaming malalaking aso. Nagsawa na naman siya. Nag-pray siya, pero nag-mother, ayaw ko na maging pusa. Gawin mo akong aso. Kinabukas sa pagising niya, ano nangyari sa kanya? Aso siya, automatic aso siya. Nung nakita siya, aso ko! Aso na! Nung nakita siya ng mga aso, hindi siya hinahabol. Ang magiging ganito, may pumatong pa sa likod niya, ayaw mo kayo ka! Ang mas masarap, yung aso, pinapakain pa. Hindi siya kailangan tumalon o mag-sneak. Bakit? Binibigay pa sa kanya ng may-ari. Pagkasarap ang buhay. Ang tinyala, yung may-ari ng bahay ay mga nakoy. At lahat ng aso, nilalabas, dinadala sa kagubatan, panlaban sa mga liyo. So, araw-araw, ang kalaban niya, liyon. Eh, lalaki ng mga liyon. Nagsawa na siya. Pwede ka, mother, ayaw ka na maging aso. Gawin mo ang liyon. Pag-isi niya, liyon siya. The king of the jungle, walang kinakabahan. Lahat ng gusto niyang kainin, haabunan niya at makakain niya. Pagkasarap ang buhay niya. Bakit? Kasi isang roll lang niya. Lahat ng hinihinig na, the king of the jungle. Ang problema, gabi-gabi pa, may mga hunters, tao. Pinapatay ko mga liyon. Buhay na naman niya ang katapat. Nagsawa na naman ito. Sabi niya, Pelican brother, please God, ayoko na maging liyon. Gawin mo akong tao. Kinabukas, pag-isip, nasyak siya. Alam niyo bakit? Nagkakawin siya. Hindi naman na ako. Balik mo ako, balik mo. Alam mo, lumabas yung Pelican mother. Ano sabi sa kanya? Alam mo, kahit gawin kitang puso, kahit gawin kitang aso, kahit gawin kitang liyon, kahit gawin kitang tao, kung ang puso mo niya ay daga, daga. Mga kaibigan, wala po sa panlabas na niyo po ang success sa isang tao. Wala rin yan sa kamay ng mga appliance niyo. Kahit anong gawin ng appliance niyo na event, kahit anong motivation, kahit kasi dog niya na nandito sa harap niyo ngayon, kung ang puso mo ay daga, daga pa rin. Pero naniniwala ako, lahat na nandito ngayon, congratulations sa inyo lahat. You deserve this award. You deserve this event. And ito 2020, lahat ko kayo ay may puso na isang kampiyon. Yes! At sabi ko nga eh, hindi pwedeng walang rapo. Yes!
ng 100,000 po yung kanina, eh di tapakan natin ang... Peace.